Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa selling price. Particularly yung farm gate price. At papahapyawan na rin natin syempre yung selling price ng mga wholesaler. At syempre yung mga end user. Pag wala kang farm, wala ka dun sa field na yon, no, bibili-bili lang. Hindi mo alam kung paano nangyayari na yung presyo ay nagiging mababa, nagiging mataas, bakit mahal ngayon, bakit mababa ngayon. So, pag egg producer ka, siyempre marami kang ikinoconsider, di ba? Maraming considerations, kagaya ng market, yung demand, supply, presyo ng feeds, panahon, di ba? Oh, kalamidad. So, babataas ang presyo kasi yung mga egg producers, kinocompute nila yung cost ng production nila. Kagaya ng ginawa natin. At sana, no, kung bago ka dito, balikan mo, scroll down mo, no, mag-scroll ka para makita mo yung mga videos, mga series of videos ko from 6 months and older na mga videos. Marami kang matututunan doon. At makikita mo doon, may mga computation ako doon tungkol sa cost of production. At itong video ito ay related sa cost of production. So, kung paano nagseset, no? Pag-usapan natin kung paano nagseset or nagtatakda ng markup yung mga egg producer. So, maliit man yan na egg producer or malaki, meron talaga silang sineset or itinatakda na markup. At nagtatakda sila ng markup na pwede silang yung parang puli ba, parang malaro-laro yung ano na yun, yung presyo nila, no? So kasi may kagaya ng sinabi ko, may mga kinoconsider sila yung kalimbawa yung mataas na ay pag mababa ang demand, mataas ang supply, di ba, nagbababa sila ng presyo. Tapos pag mataas ang demand, mababa ang supply, nagtataas sila ng presyo. Diba, pag may kalamidad, medyo binababaan nila ng presyo or tinataasan nila, depende dun sa sitwasyon, diba? Ganon. So, ngayon, yung farm gate price, related, sinabi ko related dun sa cost of production. Kasi nga, magseset sila, no? Yung cost of production, idadagdag, plus yung iseset nilang markup, yun yung magiging farm gate price nila. Ganon. Plus, kung, di ba, kasi ang itlog, iisa ang cost of production mula dun sa smallest size, kagaya ng peewee. Tapos, yung extra small, yung small, tapos medium, large, extra large, hanggang palaki, no? Hanggang jumbo. So, ibig sabihin, iisa ang cost of production ng mga yon. Pero syempre kung magseset sila ng farm gate price ay ng markup para makabuo sila ng farm gate price doon sa small na kabase, no, yung farm gate price. Halimbawa, ang isinet ng egg producer ay 1 peso yung markup niya, o kaya 2 pesos ang markup niya. Diba? Sabihin na lang natin na 2 pesos. para may laro-laruin siya doon sa presyo, no. Sabihin na lang natin 2 pesos. So 2 pesos plus limbawa ang cost niya ay 3.87. Kung bago ka dito sa channel ko, no, hindi mo napanood ang video 'yon, yung nag-compute ako ng cost of production, series ng video 'yon, no, comparison. So, yung kung nakapanood ka na noon dati, no, alam mo na yung sinasabi kong 3.87 na cost ng production ay para doon sa 90% production na mababa ang presyo ng feeds. So, yun yung na-compute, no, 3.87. Ngayon yung 2 pesos plus yung 3.87 na cost, yun yung magiging farm gate price ng small size. So 5.87. At kung kocomputin mo yung isang tray noon, 'di ba, 30 pieces isang itlog, isang ay 30 pieces ang isang tray ng itlog. So 5.87 times 30 equals 176.10 ang isang tray
ng itlog, farm gate price na yon. Yun ang pampresyo ng egg farm sa'yo pag ikaw ay wholesaler. Tapos, dun sa medium, magpa-plus 5 pesos to 10 pesos. Depende dun sa sitwasyon, no? Oh. So, kung halimbawa, nag 10 pesos silang plus, so, yung 176.10 small yun, ngayon, kukunin mo ngayon yung medium ng 186 pesos and 10 centavos. O, depende na lang yung egg farmer kung ibibigay niya sa'yo ng buo-buo na presyo. Halimbawa, 176. 186 naman yung medium. 196 yung large. Yung extra large, plus 10 na naman, syempre, di ba? Tapos, kung sa small size naman, pababa, no? Halimbawa, ngayon, either, kasi hindi naman nakabase yun dun, yung farm gate price dun sa extra small o kaya yung mas maliit pang size, no? So, pwede kang mag-less na lang ng 5 pesos to 10 pesos per tray doon para doon sa wholesaler. Pero yung iba, no, nag-seset sila ng markup na 1 peso lang, ganun. At nakuha nyo, kasi diba, sabi ko sa inyo, itong topic natin ay related sa cost of production. At related pa rin sa egg production percentage. Kasi tingnan nyo, kung halimbawa, no, nandito ka sa, ay, may kasama kang layer farmer din dito, na, mataas ang production niya, ikaw ngayon, mababa na ang production mo. Halimbawa, 80%, kagaya ng kinumpute natin dun sa nakaraan, no? So, itong mataas ang production niya, nakakapag-set siya ng markup na 2 pesos. Kasi nga, mura yung cost niya. O, diba? Pero, mapapresyohan niya ngayon yung itlog niya ng mura. Tapos, ikaw, na mababa na ang production, eh, kung magseset ka ng 2 pesos na markup mo, kasi 4.35 na yung cost of production na na-compute natin dun sa 80% na egg production, di ba? Sa murang feeds, 80% na production, 4 pesos and 35 centavos ang cost of production per egg mo. Magseset ka ng 2 pesos na markup, magiging ano na? Magiging 6 pesos and 35 centavos ang farm gate price mo sa small. Mas mahal ka ngayon kesa doon sa mataas ang production. Di ba? So, ang gagawin mo ay either mag-retail ka. Wala ka ng wholesaler. Mag-retail ka para ma-meet mo yung 2 pesos na markup per markup mo, di ba? Pero siyempre kung di mas maigi nilang magbaba ka ng presyo, sumabay ka dun sa presyo ng kasama mo, mababawasan ngayon yung markup mo. Pwede mong gawing 1 peso or 150 ang markup mo. Ganon. So, pag ginawa mong 1 peso ang markup mo, ipa-plus mo yung 4 pesos and 35 centavos na cost of production mo, di magiging 5 pesos and 35 centavos lang yung farm gate price mo. Ganon. Kung ganon ang gagawin mo, para makasabay ka or lesser ka pa ng presyo doon sa tang per tray mo, di ba? Doon sa katabi mong layer farm or kapareho mong layer farm na nandun sa lugar nyo. Ganon. Kaya nga, di ba, na related lahat ang mga yan, ang markup, ang farm gate price, related lahat yan sa cost of production, sa egg production percentage. Ganon. Basta masalimuot. Masalimuot ang pagseset ng selling price. Hindi lang basta hinulaan ng egg producer yung presyo na okay, sige, mahal ang soya ngayon. O kaya mahal ang yellow corn ngayon, mahal ang feeds ngayon. Ito ang price ko. Hindi ganon ang pagseset nila ng presyo. Meron silang mga considerations. At makikita mo naman, limbawa, di ba, bumili na yung wholesaler. Ngayon,
siya naman magpapatong din, no? Mag-ano din. Ito naman ang ano ko, markup ko. So, kung binili niya ng 176 pesos per tray yung small niya, ibebenta naman niya ngayon ng kagaya ng, sige, i-ano na lang natin, no? I-base na lang natin yung presyo dito sa amin. So, kung halimbawa, nabili niya ng 176 doon sa farm yung small. Ngayon, dito sa amin, binibenta nila ng 190 pesos per tray. O, di meron siyang, magkano? 14 ba? Ang markup ng wholesaler ay 14 pesos. So, yun ang isinet niya siguro ng markup sa bawat tray ng itlog na ibebenta niya. Mula dun sa small, medium, large, extra large. Extra large, no? Kasi, syempre, pantay-pantay yan na yun lang talaga ang isinet niya. At sana, no, marami kayong natututunan dito sa video ko. Yung mga bago, huwag kalimutang mag-like at saka mag-subscribe. Balikan nyo na rin yung mga video na hindi nyo pa napanood. At hit na rin ang notification bell para sa susunod ng mga videos ay ma-notify kayo. At salamat. Pakishare na rin itong video at saka yung channel ko para marami pang mga taong matutulungan na pwedeng yung mga tanong nila ay makikita nila ang sagot dito sa channel ko. At sana, pagpalain tayong lahat.